siya si Jobit Baldimino. Pumanaw noong December 9, 2022 sa edad na 29 years old. Ano nga ba ang kinamatay ni Jobit Baldimino? Nakilala dahil sa kanyang husay sa pag-awit bilang pinakakauna-unahang kampiyon ng reality singing competition ng Pilipinas Got Talent noong 2010 na si Jobit Baldimino. Ayon sa kanyang ama, umigayang katawan ni Jobit at tuluyan ng pumanaw dahil sa komplikasyon sa stroke. Matapos siyang makumpine sa hospital sa halos 6 na araw, matatanda ang nag-viral ang balita pagkatapos mag-collapse ng singer sa isa sa kanyang mga live concert at doon na nga ay sinugo dito sa hospital. Dito ay kinumpirma ng kanyang tatay na na-stroke ulit siya noong mga panahong yun. Nagkaroon ng mild hemorrhagic stroke si Baldimino hanggang sumailalim na nga siya sa operasyon. Umaga ng December 9, idiniklarang patay ng Jesus of Nazareth ng Batangas City ang singer dahil sa aneurysm. Isinilang mula sa isang mahirap na pamilya si Jobit Baldimino sa probinsya ng Batangas. Lahat halos ng racket ay ginawa niya para matustusan at makatulong sa kanyang pag-aaral. Nang sumali at manalo siya sa singing contest ng Pilipinas Got Talent, dito nga ay nagwagi siya ng premyo na halos nasa 2 milyong piso at dito na nagbago ang takbo ng kaniyang buhay. Nakilala din siya dahil sa magagandang version niya sa mga kantang Faithfully, Too Much Love Will Kill You, Pusong Bato at Mahal Pa Rin Kita. Isang taus-pusong pakikiramay sa pamilya ni Jobit Baldimino.